Ang tagal ko na nga hinihintay makapasok yung manok dito sa garahe Kaya namin. Kaya na mahuli ko na nga yung manok ng kapitbahay. Hindi ko na din talaga pinalampas yung pagkakataon na makakain ng chicken, Joy. Ilang araw na akong puyat. Kaya ilang araw na din ako maaga nagigising. Hindi naman talaga dapat gantong oras yung pagising ko. Pero yung mga manok ng kapitbahay, sobrang ingay din talaga. Kaya yung mga kokorokok sila yung gumigising sa akin tuwing umaga. May isang manok nga na napaligaw dito sa garahe namin. Kaya habang wala yung may-ari, dito na din talaga pinalampas yung pagkakataon. Sinara ko na din tong gate para wala na tong kataka sa akin. At heto na mga guys. Nag-umpisa na nga yung habulan dito sa loob. Nakala ata ng manok makakataka sa akin to. Hindi niya alam dati rin ako sa bungero. Chot! Ang ganda nga nang napaligaw na manok. Mukhang pinalalaban yata to. Pero kahit sobrang ganda niya, sobrang ingay din talaga niya. At heto nga din talaga yung dahilan kung ba't ako maga nagigising. Kaya para hindi na nga to mag-ingay, fast forward ko na to mga guys. Ilulutuin ko din pala ngayon. Ay, piritong baboy. Ay, piritong manok pala. Hindi ko na din siya masyadong hihiwain. Itong buong manok na din talaga yung ipiprito. Kumbaga parang butterfly siya. Nasa gitna lang din talaga may hiwa. Imamarinate nga natin itong manok. Para mas lalo siyang sumarap. Binigyan na rin natin siya ng massage. Para matanggal din yung stress niya. At tinugasan na din. Para mas luminis yung nokma. Simple lang din pala tululutuin ko ngayon. Kaya kung mahilig ka nga sa mga pritong manok, panigurado magugustuhan mo to. Pero wait lang. Kunin ko lang ulit yung kalamansi. Kasi kailangan itong ipusit. Ito mga sangkap ko nga mga guys. Dati secret ko lang itong mga to. Pero ngayon binavlog ko na. Baka hindi na to secret. Pero masarap din kasi talaga yung manok kapag ganito siya pagkakaluto. Garlic powder lang nilagay ko. At saka pamintang duwog-duwog. Tansyahan lang din. Masa depende na din sa'yo kung ano yung mas gusto mo. Yung ginagawa ko pala, kabilaan yung paglagay ng sangkap. Hindi ko kasi masyadong kinat yung manok. Kaya talagang kailangan siya mag-meakos-meakos. I-massage mo na din siya. Kasi gusto daw talaga ng mga manok. Minamasahe bago lutuin. Chot! Naglagay lang din pala ako ng cornstarch. Para mas kumapit yung mga nilagay nating sangkap. Meakos-meakos lang ulit. Tapos yung ginagawa ko pa dito mga guys. Tinutusok ko din yung ibang parte ng manok. Kasi para yung mga ibang sangkap na nagawa natin. Pumasok din talaga siya sa loob. At itong minarinate nga natin, pwede natin siyang hintayin mga 5 araw. Chot! Baka nabuhay na ulit yung manok. Kahit 1 oras lang din. Itong sunod pala natin na gagawin, ito yung pambalot natin sa namarinate nating manok. Kahit kasi nalagyan na natin ng cornstarch yun, kung wala pa rin siya ng pambalot ng ganito, baka masira lang din yung manok kapag nilagay natin siya sa mainit na mantika. Dinamihan ko na din pala sa paglagay ng harina para mabalot ng buo yung manok. Sa mga oras nga na yan mga guys, habang nagpapainit nga ako ng mantika, may naririnig din ako sa labas na naghahanap ng manok. Bahala kayo dyan. Basta heto niluluto ko ngayon. Hindi naman to siguro yung alaga niyang manok. Kasi kung heto nga yun, hindi niya naman to siguro papabayaan lumabas. Chot! Balikan natin tong pagbabalot ng manok. Basta hayaan nyo lang yung kapitbahay natin na naghahanap ng manok. Kung pupuntahan ko din kasi yun, baka masunog din kasi tong niluluto ko. Lalo na hindi naman din to talagang hinahanap niya. Bago ko din pala nilagay yung manok mga guys, sigurado ko din talagang kumukulo na yung mantika. Medium heat lang din para hindi rin talaga siya masunog. At para na rin maluto na rin siya sa loob. Minsan din kasi mukha na siyang luto sa labas, pero sa loob hindi pa siya luto. Kaya heto, nasunog na yung kabilang legs niya. Habang hinihintay ko nga maluto itong manok, gumawada din ako ng sausawan. Kapag ganito nga yung ulam mo, inababagay din talagang sausawan yung gravy. At ito na paggamitan ang harina, ito na lang din yung ginamit ko para sa sausawan. Sayang din kasi akong itatapon. Saglit lang naman din gumawa ng gravy. Lalagay ka lang din talaga ng pamintang duwog-duwog. At saka toyo. Mayakos-mayakos lang. Tapos tansyahan mo na lang din yung sa paglagay ng tubig. Nakuha ko na nga yung gusto kong gravy. Pinatay ko na din tong kalan. Binalikan ko na din tong piniprito'ng manok. Sobrang bango nga niya. Tapos samahan mo pa nitong unli gravy. Kaya kahit nagda-diet ka ngayon, mapaparami ka talaga ng kain. Lalo na itong manok, hindi ka rin masyadong gumastos. Shoot! Ito na pala yung finished product mga guys. Niluto nga na to. Tawagin nyo na lang sa pangalan ng manok ni kapitbahay. Sobrang ganda nga ng gising ko ngayon. Kasi sino ba naman yung hindi gaganda yung gising? Kung ganito yung kakainin mo tuwing umaga. Napaaga tuloy yung lunch ko. Tinry ko na nga din pala tong pakpak ng manok para magkaalamanan kung masarap ba talaga siya. Pero walang halong biro mga guys. Masarap yung manok ngayon. Malambot siya. Tapos tama lang din yung pagkakatimpla. At panigurado nga, magugustuhan din ng kapitbahay ko tong niluto ko. Sobrang crispy nga ng manok. Kaya malalaman mo din talaga na fresh talaga na siya. Na ngayon lang din talaga siya nahuli. Ayun lang. Oh wait lang mga guys, bago ko nga tapusin tong vlog, ibabalik ko na tong manok na hiniram ko. Baka kasi kapag niluto ko to, ako yung iluto ng may-ari. Chot! Hiniram ko din pala to sa kuya. Sabi ko. Sabi ko kasi sa kanya kanina, pagdala niya ako ng isang manok. Isa nga lang yung pinapahanap po. Pero dalawa yung binibigay niya kanina. At isa lang din yung nagamit ko. Kasi yung isang pulang manok, nanunuka siya mga guys. Ayun lang. Bye-bye!